Magandang-magandang lalaki po at babae sa lahat ng mga nanonood ng programang ito. Pag-uusapan po natin sa araw nito ang tamang pagkapalaki ng ating mga anak. Alam niyo bang may apat na klaseng magulang na nagpuproduce ng apat na klaseng anak? Ang unang klase ng magulang ay po yung low love at low discipline. So ano po ba mangyayari pag ang bata ay hindi nadidisiplina at hindi nabibigyan ng pagmamahal? Nagpuproduce po ito ng mga juvenile delinquent na bata. Ito po yung mga batang drug addict, basagulo. Hirap pong kausapin, hirap disiplinahin. Hindi na disiplina at hindi nakaramdam ng pagmamahal. Ang pangalawang pong klase ng magulang ay yung mga magulang na low love at high discipline. Ang tawag po natin ito, ito yung mga disiplinarian. Nangyayari po, ang mga bata ay nagiging rebelde pag may pagkakataong tumakas na takas. Now, ano po yung pangatlong klase ng magulang? Ito po yung mga magulang na high love, low discipline. Sobra pagmamahal sa kanilang mga anak. Ang problema ng ganitong mga magulang, yung mga bata po, hindi ho nadidisiplina. Lumalaki po silang spoiled brat. Ito po yung mga batang pag may gustong hingin at hindi nakuha, magwawala, iiyak. Lalaki po ito na akala niya lahat ng bagay makukuha niya dahil yun po ang binigay ng kanyang mga magulang. Ano naman po yung mga pangapat? Ang tawag po namin doon, mga magulang na high love, high discipline. Sino po ito? Ito po yung mga magulang na matinding magmahal. Ang ganda rin po sa mga magulang nito, matindi po rin magdisiplina. Ano po ibig sabihin? Pag nagkamali ang anak, kahit mahal nila, pinaparusahan po ito. Siguro po, magandang tanong ngayon, anong klaseng magulang ka ba? At anong klaseng mga anak ba ang pinalalaki mo? Ang paniniwala ko po, walang magulang na gustong magkaroon ng rebelding anak. Walang magulang na gustong magkaroon ng juvenile delinquent. At walang magulang na gustong magkaroon ng spoiled brat na anak. Ang problema kong malaki, bakit maraming bata lumalaki ko ganito? Paniniwala ko po, para magpalaki po tayo ng mga anak na tunay na maging kapakinapakinabang sa ating kapaligiran, dapat po tayong mag-aral mga magulang. Aralin po natin ang mga dapat nating gawin upang ating mga anak ay lumaki ayos sa ating kagustuhan.